Golden State, tahimik lang daw pagdating kay Ben Simmons. Pero para mismo kay Stephen A. Smith, malaki pa rin nga ang posibilidad na mag-trade ang Golden State para kay Ben Simmons. Pero bago yan, heto nga muna ang ating mga balitang basketball. Balitang Miami Heat, malaki ang posibilidad na i-trade ng Miami Heat itong si Tyler Hero. Ito mismo ay nanggaling kay Ethan Skolnick dahil kung ating matatandaan, itong si Hero ay nasangkot nga sa mga issue. At isa lang nga doon yung parang wala siyang pakialam sa basketball at inaatupag ang pagiging celebrity o ang pagiging sikat kung saan nagresulta nga yun sa kanyang performance na ditulad noong nakaraang season sa NBA bubble ay bumagsak nga ang kanyang performance kung saan sa mga puntong iyon ay maraming ang nagkakaroon dito ng interest kay Hero. Pero dahil sa kanyang angking talino at abilidad, hindi nga siya pinakawalan ng Miami Heat. Pero dahil sa kanyang ipinakita sa ngayon, handa na nga ang Miami Heat na i-trade siya sa off-season. At sa mga hindi pa nakakaalam, hindi natuloy ang trade kay James Harden dahil hindi papayag si Pat Riley na isama itong si Hero. At ayon pa sa mga executive ng liga ay sinayang lang ni Pat Riley ang pagkakataon na iyon. At balitang Lakers naman, hindi sumali sa Dennis Schroeder sa kanyang national team na Germany dahil di munoy sa malaking insurance na requirements pag sumali siya sa kanyang national team. At kasabay na rin ito ang kanyang paghahanda para sa Lakers. Yes mga sir, isa nga sa dahilan kung bakit hindi siya sumali ay dahil naghahanda siya para sa next season sa Lakers. Kung saan sa ating mga nakaraang balita ay hindi nga aalis itong sa Dennis Schroeder sa Lakers. At parang pinagsisihan niya na ang kanyang ginawa noon dahil sa kanyang naging performance sa postseason ay bumagsak nga ang kanyang value dahil ang nooy tinanggihan niya na 84 million. Sa ngayon nga ay nasa 65 na lamang o 55 ang kanyang value. At samantala, Stephen A. Smith at Scottie Pippen nagbangayan sa isang tweet ni Scottie Pippen, nanalo si LeBron ng mga kampiyonato na walang kasama o walang tulong. At agad naman na sumagot si Stephen A. na mawalang galang lang ang sinasabi mo na walang tulong si LeBron. Nung nasa Miami Heat siya, mayroon siyang D-Wade at Chris Bosh. At sa Cavaliers naman, mayroon siyang Irving at Kevin Love. At sa Lakers naman, may Davis. Ano ang pinagsasabi mo? Ikaw mismo ay naglalaro ng basketball at 6-time champion. At paano mo nasabi at nasisikmura ang mga salitang iyan? Ito ay isang kalapastanganan. At sumagot pa si Pippen, Stephen A., sino ang kasama ni LeBron noong 2016 noong sila ay umabot sa finals at manalo ng kampiyonato? At agad na nag-reply si Stephen A., diba sinabihan na kita, kasama niya si Kyrie Irving. At sa isang post ni Stephen A. sa kanyang Instagram, nag-comment si Pippen na siya ay nagkamali dahil ang kanyang tinutukoy ay noong 2015 noong na-injured itong si Kyrie Irving. Pero kung ating titingnan, ang sinabi ni Pippen, walang katulong si LeBron nung siya ay nanalo ng kampiyonato. So definitely, yung 2015 ay hindi counted iyon dahil natalo sila ng Golden State. So therefore mga sir, noong 2016, nanalo ang Cavaliers sa finals kontra sa Warriors at kasama ni LeBron sina Kevin Love at Irving noon. At yon nga mismo ang pinupunto ni Stephen A. na kasinungalingan ang sinasabi ni Scottie Pippen na walang tulong si LeBron nung siya ay nanalo ng kampiyonato. Kung saan mga sir sa tweet na iyon ay pinariringan mismo ni Scottie Pippen si Kevin Durant na yun nga, nanalo si LeBron ng kampiyonato na walang tulong dahil patungkol naman kay Kevin Durant ay pumunta nga siya noon sa Golden State para magkaroon ng kampiyonato. At para sa akin ay walang issue doon dahil totoo naman iyon. Pero yun nga, para mismo kay Stephen A., ang sinabi mismo ni Pippen na walang tulong si LeBron nung siya nga ay nagkaroon ng mga kampiyonato ay isang kalapastanganan. At sa ating huling balita, para mismo kay Stephen A., galing mismo sa kanya na malaki ang posibilidad na mag-trade ang Golden State Warriors para kay Ben Simmons. At galing mismo sa kanya na ang dalawang koponan ay nag-uusap na patungkol kay Simmons. Well, para sa inyo mga sir, babagay nga ba ang sistema ni Ben Simmons sa Golden State? At kung sakaling matuloy nga ang trade nito, ito nga ba ay magandang hakbang para sa Warriors? At bago tayo magtapos, shoutout muna kay Naro Ifundo at shoutout din kay Randy Aquino from Pangasinan. At yan ang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball. And as always, maraming salamat sa panonood.